Magandang araw, mga kababayan. Welcome to the Science Innovation Series. I'm Giselle Concepcion, a scientist and professor at the Marine Science Institute. I do research on marine drug discovery. With me is my co-host, Professor Benji Vallejo of the Institute of Environmental Science and Meteorology. And he works in the field of biogeography and ecology. And he is the Science, Technology, and Society Program Coordinator of UP Diliman College of Science. I'd like to introduce our special guest today, who is our expert on the big one. This is none other than Dr. Renato Solidum, who is the Undersecretary of the DOST for DRRCC, or Disaster Risk Reduction and Climate Change. He is also the OIC of FEVOX. All of us aware of the role of FEVOX in preparing us for disaster preparedness, particularly relating to earthquakes and tsunamis. So, Dr. Rene, can you tell us what you think is the big one? The big one is an earthquake that was termed by the media as the earthquake that can cause the most devastation in Metro Manila. Ito yung malaking lindol na magpapayanig sa Manila at pwedeng magpabagsak na maraming building at magdulot ng kamatayan o mga injury na marami. At maliban dyan, since Metro Manila is the seat of power in terms of governance and business, and the surrounding provinces of Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna, ay malaki ang economic contribution ito sa ating bansa. Magkakaroon ng epekto hindi lang physically, but indirectly sa business and governance sa buong Pilipinas. So, big one ay lindol na magagaling sa isang aktibong fault na ang tawag namin dyan ay the Valley Fault System, na tumatahak from Bulacan to Laguna, dumadaan sa ilang bayan ng Rizal, Metro Manila, at Cavite, hanggang Laguna, no? Magmula ng Bulacan. At dahil dito, ay kung kumilos ito, dapat handang-handa tayo kasi marami ang pwedeng mangyari. Una, yung malakas na pagyanig na pwedeng maidulot kung ang energy ng earthquake na manggagaling sa isang segment ng Valley Fault, yung mas mahaba, ang West Valley Fault, ay magnitude 7.2, pwede itong magpayanig sa Metro Manila, Bulacan, Western Rizal, Northern Cavite, and Laguna ng shaking intensity o pag-uga ng lupa na intensity 8. Ito yung mga pag-uga na naramdaman na noong 1990 sa Baguio at Kabanatuan, yung hindi makatayo ang mga tao. At posibleng yung mga mahinang building, mababa o mataas, ay pwedeng masira o di kaya ay mag-collapse. At doon nagmumula yung mga pagkamatay at pagkasugat ng mga tao. Maliban dyan, syempre, dahil ang operations ng gobyerno ay nandirito sa Metro Manila, ay maraming mga serbisyo ang pwedeng matigil kung hindi natin pagandaan. Yung bilang ng mga posibleng mamatay, marami. Base sa aming estimate, sa Metro Manila pa lang, mga 31 to 34,000 ang estimate. Pero kung isasama natin ang karating na probinsya, mga 48,000 ang aming estimate. So anong basis ninyo ng estimate? Marami tayong basihan. Una, kailangan nating pag-aralan kung ano ba yung mangyayari in the future. Kaya pumapasok kami doon sa larangan ng disaster imagination. Parang, kung paghahandaan natin ang anumang disaster sa buong Pilipinas, kung lindol lang ating pag-uusapan talaga, aling mga faults na aktibo sa paligid ng Metro Manila ang posibleng magpainig sa Metro Manila, at pag-aaralan natin ito kung gaano kalakas ang maidudulot na paginig at ilan ang mamamatay. So, para malaman natin ang paginig, kailangan nating makuha yung haba ng fault para ma-estimate natin yung magnitude na pwede niyang maidulot. At kung alam natin yung magnitude, 7.2 ang aming estimate, pwede nating ma-simulate ito. Base sa siyensya,
At lumalabas na intensity 8 nga ang pinakamakas na pag-inig. Pagdating naman sa epekto, syempre may engineering aspeto yan. Kung gaano katibay, gaano kahina ang mga building na naitayo noong unang panahon hanggang ngayon, at anong epekto sa maliit, medium to high-rise buildings. At kailangan din nating magkaroon ng information, ilan ang mga tao sa loob ng mga bahay at gusali, at kung gabi dumating ang lindol, ilan ang mamamatay. So yun yung basihan ng ating mga estimate, at marami pa tayong tinitingnang consequence, no? So yung disaster imagination ay napaka-importante. Kailangan nating malaman yung posibleng mangyari, hindi lang yung panganib, kundi lalong-lalo ng epekto sa atin. Paano ba maapektuhan ang bawat individual, pamilya, mga gusali, yung gobyerno at serbisyo? Si Benji was telling me, yung big one relative yan. Sa ibang lugar, 7.2, sa iba nga 8, sa iba 5 lang. Big one na yan. So, yung perspective ng individual, napaka-importante. So, yung disaster imagination, para yung internal simulation. Pero, it's not enough. Kailangan siguro yung pamilya, yung community, tapos yung LGU, yung probinsya, yung region, at yung national, eh, lahat niyan nag-i-imagine ng disaster. Tama, tama. At nandiyan yung demographics, nandiyan yung ano, yung infrastructure, at yung mga economies na maa-affect ng earthquake or tsunami pagka nag-hit nga yun. So, yung isang latest disaster natin yung sa Yolanda. So, you talked about the one in the Metro Manila area. Mm-hmm. West Valley Fault yun, no? Yes. Yung namang nangyari doon sa Yolanda. Oh, bagyo naman to. Bagyo at naman yun. Surge. Ah. No? So, yung disaster imagination ay pwede natin gamitin sa iba't ibang mga potential na panganib. Nga. So, pagdating sa lindol, kunyari Metro Manila pag-usapan, aling fault sa Luzon at Metro Manila ang magdudulot ng pinakamatinding epekto. Kung tsunami naman ang pag-usapan, saang lugar magkakasunami, saan manggagaling yung lindol, at gaano kataas ang alon na darating sa atin. Pag bagyo naman, gaano kalakas yung hangin, magkaka-storm surge ba, gaano kataas ang mga alon na pwedeng maidulot. So yung mga yon, yun yung panganib. Pero yung impact, ayun, marami kang dapat alam. Demographics, population, building stock, ang gaano kahanda ang mga tao. Napakaraming kailangan. Yung storm surge ng Yolanda, para rin ba yung tsunami? Ganon din ang epekto? Ang epekto nito ay parang tsunami. Parang tsunami. Pero ang storm surge ay dahil sa pag-ihip ng hangin na dala ng bagyo. Yung malakas na sustained ang tulak. Ang tsunami naman ay ang puwersa ay galing sa ilalim kung napapangat yung lupa at ang tubig inapangat para o mapabagsak para kumilos. So yun yung earthquake na nandun sa ilalim ng ilalim dagat. Ng tubig. Yun ang nag-trigger ng tsunami. Yes. Okay. So mukhang iba-iba talaga yung ating disaster preparedness sa coastal region, tapos sa rural, urban-rural, at sa urban areas ng ano. Iba-iba. Ng bayan, no? Masyadong... Iba-iba. Masyadong geographically at yung tinatawag nating elements at risk, yung mga posibleng mamatay, masira, ay paiba-iba yan. Walang exactly the same, although yung panganib pareho, pero pwede rin yung scale o magnitude ng panganib magkaiba. Ngayon na nabanggit niyo na po yung disaster imagination, kasi tinuturo sa ating mga, kahit sa high school, sa general science, na talagang lilindol, hindi ho lang natin alam kung kailan. Sa kasaysayan po ba nung dito sa NCR? Kasi meron akong estudyante na banggit niya nung, sa isang report niya sa aking isang klase na nagkaroon ng malaking lindol sa Maynila noong 1863, at meron pa ngang mga drawing at pictures na yung mga simbahan sa Intramuros ay nasira. Pwede pa ho bang, ito ho bang earthquake na yun na nangyari noong 1863? Related ho ba ito sa paggalaw ng mga fault lines natin sa Maynila? Kung pag-aaralan natin ang paglindol sa isang lugar, titingnan natin yung mga written records, at ang isa pang pwede natin nan ay yung mga simbahan. At usually sa mga simbahan, mayroon mga signage kung saan nakasulat kailan na construct ang mga infrastruktura at kung kailan nasira ng lindol, bagyo o sunog. Yung 1863 earthquake, nanggaling yan sa May Karagatan.
Kaya nagkaroon din ng tsunami. Maliban sa tsunami, yung malakas na pag-inig, nakasira ng mga simbahan. Kung pupunta kayo sa Manila Cathedral, maraming mga nakalagay na year kung saan nasira itong old structures ng Manila Cathedral ng lindol na yon. Pero lahat ng lindol na nabanggit na yon doon sa Manila Cathedral, galing sa ibang lugar na hindi mismo sa Manila. At noong 1968, merong isang building, ang tawag dyan ay Ruby Tower, na nag-collapse na 268 ang namatay. Bata pero ang pinanggalingan ng lindol ay kasiguran ng Aurora. More than 200 kilometers away. So kung makikita natin, yung mga lindol na nanggaling sa ibang lugar, nakasira na sa Metro Manila. How much more kung ang lindol ay manggagaling mismo sa Metro fault Manila? Line, oh. So yun yung kailangan nating ma-imagine. Kasi akala ng iba, nakaranas na tayo ng malalakas, oo, pero konti lang ang building noon, konti lang ang population. Bago natin pag-usapan yung West Valley Fault dito sa Metro Manila, can you say something about the earthquake in Bohol? And we know that some of the churches there, yes. Yung earthquake sa Bohol, nanggaling ito sa isang fault na postulated namin na pwedeng magkaroon ng earthquake. In 2007, we said na kung lindol sa Bohol ang pag-uusapan, tatlo ang major sources ng earthquake. Isang fault, nakalitaw. Pero yung dalawang fault, nasa dagat yung isa nandun sa north, hindi pa lumilitaw. Ang mga churches sa Bohol, naging luma kasi nakatayo sila for the past several hundreds of years kasi walang malakas na lindol na tumatama pa sa Bohol on written record. Pero nung nagkaroon ng lindol, October 15, 2013, nagdulot ng magnitude 7.2 na earthquake, similar sa magnitude na projected natin sa Manila, nasira yung mga lumang simbahan. Pero hindi sila reinforced. That's hindi. Wala pong historical memory, mga tao na lumindol dun sa Bohol noon. Doon sa northern side, wala. In 1990, meron mga magnitude 6.8. Pero yun doon sa northern side at sa dagat yung epicentro. So, talagang wala silang karanasan. So, minsan kasi experience ang pinagbabatayan natin sa preparedness. Pero hindi lang experience dapat, kailangan ng siyensya. Kasi yung imagination natin na based on experience, kulang. Kasi yung mga malalaking mga paglindol, pagbagyo, hundreds of years ang pagitan. Pero ang magandang nakikita natin dito, before formal science, ang talagang tumulong sa atin ay yung mga historians. Correct. At yung mga nagdo-document ng mga events that happened hundreds of years ago. Now, in some of the interviews that, you have... given, merong mga nagsasabi na yung daw earthquake of 1568 is 357 years old. 1658. Yes. Okay. 358 years na. 8 years na, and there's a prediction that in another 400 years, magkakaroon ng major earthquake. Yung ba based on scientific studies? Yeah. Based on science. Alam mo, ang mga killer earthquake nung unang panahon, syempre, hindi tulad dyan ng volcanic eruption na may abo na tumabon sa mga bahay at mga tao na pwede mong i-excavate. Ang ruins ng earthquakes, pwede mong makita, kaya lang, nung unang panahon, wala naman masyadong mga bahay na bato dito sa Pilipinas. So, ang ginagawa po ng mga geologist, mag-excavate kami sa isang aktibong fault at pinapag-aralan namin yung mga layers of sediment na nakat ng fault. At kung may mga dahon dyan o parte ng halaman na pwedeng ma-date ng carbon 14, kung ano yung tinamaan ng fault, masasabi natin na after that sediment, nangyari yung earthquake and before the other layer na hindi naapektuhan. So, napag-aralan namin yung west side ng Valley Fault System. May dalawa yan, no? Mahaba West Valley Fault, 100 kilometers. Yung isa ay 10 kilometers East Valley Fault. Ang paghahanda sa lindol, ang paghahandaan, yung mas malaki. So, pinag-aralan yan at nakita namin sa 1,400 years, no? FEVOX and United States Geological Survey, na kumilos na ito ng 4 na beses. Ayun. Generating major earthquake, no? So, if you divide 1,400 years by 4 events, exactly 350 years yan, arithmetic average ng movement ng fault. But, ang faulting is a natural process, hindi naman exactong susundan yan. So, ang range na sinabi ng mga nag-aral, ang fault, West Valley Fault, ay kumikilos every 400 up to 600 years. Ngayon, kung paghahandaan natin ito,
gagamitin natin yung lower limit na 400. Ayun ang basis. At kung titingnan natin, yung 1658, hindi nga magnitude 7 yun eh. Mas maliit nga yun eh. Pero kung gagamitin natin yun as malakas na earthquake, eh matagal nang hindi nangyayari. So anong pwede nating makonclude comparing the two? Eh baka mangyari yung the big one sa ating lifetime, or perhaps kasi meron kang 400 to 600 year range, baka sa mga susunod na henerasyon. Bottom line, kailangan paghandaan. Ano bang major source ng deaths during earthquakes? Yung bang natatabunan ng mga konkreto dahil sa mga bahay nila o mga buildings where they are working? And if that's the case, kamusta naman yung ating mga building code? Ano ba? Well-reinforced ba yung ating mga buildings? Yung high-rise, medium-rise, or yung mga low-rise? Para nun, ma-secure naman yung lives ng ating mga... Ang cost ng death sa earthquake... At ito rin yung aming napag-aralan kasi nag-aral tayo ng lindol at epekto sa Metro Manila sa pamamagitan ng isang comprehensive study. Ito yung Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study with FIVOX MMDA and Japan International Cooperation Agency. Ang unang death is total collapse ng building. Pangalawa is madaganan ka ng nahulog na parte ng building o mga equipment, o tumatakbo ka habang lumilindol, kaya ikaw nadadapa. And then syempre yung isa ay yung sunog during and after the earthquake. Pwede ka rin mamatay doon. But essentially, dapat maging earthquake and fire resistant ang mga bahay at gusali natin. So pagdating sa kalidad ng ating mga bahay, ang ating National Building Code at yung tinatawag na National Structural Code, maganda yan. Ang issue dyan yung implementasyon sa baba. No? At ang implementasyon ay napakarami ang pwedeng mangyari. Hindi lang yan sa officials ng local government, lalong-lalo na ang may control dyan, may-ari mismo ng bahay na pinapagawa. Kaya baguhin natin yung pag-iisip ang kababayan na hindi nakasalalay sa mga opisyalis ng gobyerno yung ating sariling kaligtasan natin sa ating sariling bahay. Nakasalalay yan sa atin. Abay, personal survival yan. Personal survival. So, kailangan ano? At gusto kong i-explain na dahil nga sa maayos yung ating building code at kung sinusunod ito, kahit yung pwede nating asahan na intensity 8 na shaking sa pagkilos ng valley fault, ito yung the big one, eh pwedeng hindi yan masira during the earthquake. Pero dahil sa maraming mga non-engineered building, sa mga residential building, ito yung gawa-gawa lang. Gawa-gawa lang, oo. Mga tao, walang supervision ng engineer or architect, o di kaya ay kahit sumunod sa building code, ay luma na yung mga bahay at gusali, ang napansin natin, in contrast sa ordinaryong sa pag-iisip ng common tao na yung matataas na building mas delikado kaysa mababa. In fact, mas maraming masisira sa mabababang building at mid-rise buildings kaysa very high-rise. Yung residential building, up to 9 stories, mga 13% heavily damaged or collapsed. Yung public buildings, mga 8 to 10%. Yung mid-rise buildings from 10 to 30 stories, 11%. Pero yung very high-rise buildings, more than 30 stories, only 2%. Ang layo ng pagitan, di ba? Ang major factor dyan, yung quality of construction. And the second is yung earthquake science. It's so nice to know that, yung nga, in general, mukhang we're not going to get casualties from collapse of buildings. But it's so important, say, for the government, national government, including the DOST and the public information and communication system of the government, to educate our population, lalo pa yung mga nakatira nga doon sa mga bahay na hindi regulated ang construction. So, ano ginagawa ng DOST or ng DITT? Bukod sa ginagawa natin ito para na nga makatulong sa ating mga kababayan, ano kaya ang pupwede nating gawin para noon mabawasan ang casualties at ang unang-una, kailangan talaga ng pag-unawa ng mga tao doon sa mangyayari at epekto sa kanila. Yung disaster imagination. Gumawa kami ng survey tool na pwedeng gawin ng bawat isa na kung ang bahay nila ay 1 to 2 story concrete hollow blocks, pwede nilang malaman kung matibay sa lindol yun o hindi. How safe is my house questionnaire? Para ma-imagine nila yung epekto sa kanilang mga bahay. Inikwento mo yan sa akin, How safe is my house? Ito yung tatanong ko. Kasi marami kasi yung mga bumibili ng mga townhouse or condo. Meron akong mga kamag-anak
itinatanong nila kung buhos daw yung building. Yung ba ba ay guarantee ng safety? Kasi di ba meron pong buhos yung konkreto at meron din na hollow block. Okay. Hindi naman kailangan buhos lahat. So, yan nga nagsisimula yung kailangan nating matweak yung educational system natin kasi tayo mga professional, pag hindi tayo engineer, hindi natin alam yung minimum standards ng maliit na bahay. Alam nyo ba na ang minimum dapat na hollow blocks ay 6 inches ang lapad? At ang bakal ay 10 millimeters? Ay, yung rebar na sinasabi. O, rebar. Pero hindi natin alam yun. Bakit? Hindi tinuturo. So doon sa dinevelop namin tool, ibang usapan yung rebar na yan, ako. Binigay natin ang bawat isa ng kakayahan na mag-evaluate. Pangalawa, kailangan din natin i-explain na kung lumindol at malapit sa isang fault, ang pagkilos ng lupa ay mabilis. At ang pagkilos ng mabilis na lupa, ang mapapagalaw niya ng matindi ay magagaang building, kaya ito yung mga mid-rise to low-rise building. Dahil maikli sila, magaan na kaagad. So madaling masira kung hindi nila hinanda yung bahay nila. Pangalawa, syempre, kailangan din nilang iwasan na magtayo directly on top of active faults. So nakita na namin ni Benji yung app that you put up. Iyon yung fault finder. Oh. Ah, okay na okay yun, Benji. Yung fault finder na yan, tulong talaga yan sa lahat. Para ma-imagine ng tao, kung gaano sila kalapit o kalayo sa fault at pagdating sa pagbili ng kanilang mga bibiling bahay o lupa, maging transparent yung real estate transaction. Para safe sila sa location kasi ang paganda sa lindol, safe location, safe construction, and yung tamang pag-responde, no? So, makikita natin na ang gobyerno ay marami nang ginagawa pagdating sa the big one. So, Rene, yun yung immediate response, no? First, kailangan hindi mamatay ang mga tao dahil sa construction. Pero, and then, location-wise, wala na kapatang. And then, anong ginagawa ng gobyerno? Yeah, para no yung next response, yes, which is to cope with the difficulties that these victims Kailangan nating ma-imagine further kasi individual pa lang yun. Kung nangyari sa Manila yan, o Metro Manila, anong gagawin ng gobyerno? Yes, okay. Para makapag-respond din ng tao, dapat ma-picture muna sa utak mo. Kunyari, kumuha ka ng snapshot right after the earthquake, ano nangyari sa Manila? Dapat may imagination ka nun. So, ano makikita natin? Ilang hundreds of buildings na masisira at potential victims. Yung potential victims, 48,000 ang pwedeng mamatay. And pagdating sa mga injury, napakarami, mahigit 100,000. Sakit. So, imamatch natin ngayon yung capability ng mga hospital outside of Metro Manila na makatulong. At yung search and rescue, naka-predefine kung sino yung units ng armed forces, sino yung local government from different regions outside of Metro Manila and Region 3 and Region 4A ang tutulong sa atin. Hospitals? Do we have enough volunteers? Wala tayong sapat na hospital. Oh. So, ibig sabihin, kailangan magkaroon ng kasanayan ang mga tao doon sa komunidad na mag-treat ng mga injury para yung mga hindi kailangang dalhin sa ospital ay dadalhin. Napaka-importante ng volunteerism, yes, no? Oo. Kailangan mag-organize. Mag-organize. Ang mga medical doctors and nurses and other medical personnel. Mag-organize ng mga engineer, architect. Mag-organize ng search and rescue groups. Hindi lang sa impact zone, lalong-lalo na sa labas. And of course, nagkikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang mga bansa. Even the civil military operation ng mga military units in different countries in the Pacific at yung mga search and rescue groups under the auspices ng UN, Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Nagkakaroon tayo ng mga drills. Hindi yung mga drop, cover, and hold lang, kundi yung paano mag-rescue, paano yung pag-uusap ng mga iba't ibang grupo sa iba't ibang country, ano yung sign needs ang gagawin nila para hindi magkagulo at madoble yung pagpapasok sa mga bahay. So, marami na po tayong drills na ginagawa. Pero ang isang napaka-importanting drill ay drill ng mga tao sa kanilang mga bahay. Tama. Yung Yolanda, dami nating tutuhan doon. Maraming nangyari at hindi nangyari doon in terms of relief. Di ba? Relief operations. So, good lesson learned yon. Pero merong reports na some of the residents did not want to leave their homes. They lock themselves in. Tapos yung mga iba, syempre nagdadasal. So, clearly, yung kultura at yung reliyon, napakalaking impact sa survival ng tao. No? Kaya nga, pati yung religious versus sector, science, no? Yung scientific approach.
religious sector. So this is really one area, Benji, I think, where historians, culture experts, social scientists, as well as the natural scientists and engineers have to work together with civil society to save lives and to, well, prevent these kinds of disasters. Pero, Rene, ang gusto ko rin talagang tanongin, yung tsunami. Mm-hmm. Kasi yung damage caused by water, iba yun eh. Iba yun sa mahuhulugan ka ng mga konkreto, no? So, how does one prepare for a tsunami that is really the result of an earthquake in the oceans? I recall sa Phuket, di ba? Ang nangyari doon, yung mga nag-survive, yung daw tumakbo to the top of the hill, to the highest point of the mountain, and they remember this from their legends, again, from their oral history, yung na nangyari na yon nung mga hundreds of years ago, tapos syempre yung mga nag-survive, yung mga tumakbo doon sa top of the hill or top of the mountain. So, meron ba tayong ganong klaseng initiatives sa DWST? Nauna pa tayo sa kanila. Ganito ang pagdating ng tsunami. Ang tsunami sa Pilipinas, kung ikukumpara natin sa earthquake disaster, sa earthquake, 90 destructive earthquakes in the past 400 years. Pagdating sa tsunami, we had 40 tsunami events in the past 400 years. Now, dalawa ang ating ginagamit sa pagbabantay sa tsunami. One would be the instrumental monitoring, and the second is natural observations na magagamit ng mga tao. Itong binabanggit mo kanina, natural observations yan. Now, ang problema sa instrumental monitoring, pag ang dalampasigan ay malapit sa epicentro ng lindol, ang pagdating ng tsunami ay 2 to 5 minutes, up to 15 minutes. Nabasa ko yan. So masyadong maikli. Nabasa ko yan. So kailangan mong dagdagan ng natural observations, at tatlo ang dapat tandaan ng ating mga kababayan. Tatlo pong words lang: shake, drop, and roar. Shake, lindol. Drop, dagli ang pagbaba ng tubig. And then pagbalik ng tubig, nandyan yung kakaibang tunog or roar. Hindi pwedeng nakita nyo lang ay umatras yung tubig. Pero kapag hindi pa bumalik ang tubig na mahigit 10 oras, ay low tide lang yan. Kasi dapat sunod-sunod na natural observations na earthquake, drop ng tubig, and roar. So, marami na pong gumagamit niyan, at nung naglindol sa Negros noong 2012, nagkaroon ng 5-meter tsunami, walang namatay. So, kasi ginamit nila yun. First liners natin, yung mga fisher folk, siguro, select groups ang dapat nating tinatrain so, dyan. So, ang mga fisherman naman, pag nasa dalampasigan na sila, iakyat nila ngayon yung bangka nila. Pero kapag sila ay nasa tubig, pumunta na lang sila sa malalim na parte ng dagat para hindi sila maapektuhan ng tsunami. Mas safe sila sa gitna ng dagat. So, maganda itong ating show kasi, Benj, marami tayong sanang mag-guide na mga kababayan natin. Pero, on the ground, ang mga early warning device, sabihin na natin, kasama na dyan ang ating mga mobile phones. So, kasama ba yun sa ating early warning devices and training? Meron ba tayong mga frontline groups na tinatrain natin para mag-relay ng mga ganyang warnings to the rest of the community? Okay. Pagdating sa earthquake, wala ka ng warning. Kasi magkakaroon ka ng earthquake, walang prediction sa ngayon. So what will happen is after an earthquake, kailangan mong malaman gaano kalakas yung pagyanig or intensity ng lindol na nangyari. So, ang ginagawa ng DOST FEVOX, gumawa kami ng software na pwedeng makasimulate ng mga impact ng earthquake, at based on the magnitude, yung local government can estimate the intensity sa kanilang mga lugar at potential damage para pagdating sa response, mag-focus sila doon. Pagdating naman sa intensity information, then that can be shared rapidly sa mga SMS. Pero pagdating sa tsunami, dapat maraming kombinasyon. Kasi marami tayong kababayan sa mga liblib na lugar, even sa shoreline, na hindi ma-access ang cellphone. Kaya pagdating sa bagay na yan, ang aming mga ginagawa dyan ay natural observation, kasi masigurado na mauuna nilang makikita yan. Yung lindol, pagbaba ng tubig, at pagdating ng ugong. So, dakapat meron na silang prepared evacuation plan para pumunta sa mataas na lugar. Kasama yan sa programa. Pangalawa,
yung posible pang mabigyan ng warning or at least man lang mabigyan ng information na may nangyari through SMS, through Twitter and Facebook, mabilis lang yan. And this would imply na dapat alam ng tao kung ano yung tsunami, ano yung ibig sabihin ng warning system, para pag nabasa nila sa SMS, ay hindi na sila magtatanong kung ano ibig sabihin. So dapat lahat ng mga warning system, maliban sa technology, meron kang social preparation for them to understand ano yung pinapasa na message. Itong sa pag nagkaroon tayo ng disaster na malaki tulad ng big one, kasi napapansin natin ngayon na karamihan ng communications ay sa cellular phone network. Meron ho bang scenario na ano ba nag-big one dito sa Metro Manila? Ano ho, reliable pa ho ba ang ating cellular phone network? Magandang katanungan. Sa bagyo pa lang, anong napapansin natin? Yung ating cellphone may signal, yung bagyo parating meron. May signal ang bagyo parating, yung ating cellphone na wala na. Lalong-lalo na pag sa lindol, wala ng cellphone, temporarily stop yan. So dapat makaisip tayo ng mga paraan upang mabigyan ng information. Babalik tayo ngayon, una sa mga broadcast radio. Broadcast radio, back to basics. Back to basics. Or sa ating sistema ngayon na ginaya na natin yung communication system ng Japan, dapat ma-develop na yung warning natin via satellite ay didiretso sa cellphone. Hindi mo na kailangan yung tower. So, may ganung technology na pwedeng i-develop. But again, syempre, may technology pero hindi lahat may mga receiver, no? So there must be community-based communication. Tinuturo din namin sa mga bundok na kunyari, may mga kalembang, batingting. Wow! Napaka-importante fantastic. Yan. Lahat ng possible communication kailangan. Pero Rene, maganda na sa ating mga research, kumari dito sa UP, meron na talagang nagwa-work on the connectivity. Correct. Other ways to improve our connectivities. So, importante siguro na yung DOST, i-champion yan. Kasi yung connectivity na yon is fundamental to all the initiatives and programs of the government. Very important connectivity. Dati sa DOST yan. Uh-oh. Nalipat na sa DICT. Oh, but you were very close. Pero hindi tayo titigil. Uh-oh. Kasi kami mismo sa DOST, sa FIVOX Pag-asa, kami, for example, sa FIVOX, very reliant kami sa satellite. Kasi archipelagic tayo eh. Pero kung maganda ang ating internet infrastructure, mas marami pa ang mga stations. Ay, mag-i-improve na siguro yan. Kasi, we are very hopeful na mag-improve yan. Kasi mahal masyado ang satellite. Oh, tapos yung ODAS, di ba nga yun, yung outdoor antenna system, kailangan kinukomplement ng indoor antenna system. Rene, I wanted to ask you about the new research that we are doing to monitor earthquakes, yung the science of seismology. Sabi mo nga, yung mga seismometers bang tawag doon, hindi niya talaga madedetect yung earthquake pag napakalapit sa epicenter. Ganun madedetect. Madedetect. Pero sometimes, kailangan talaga ng distansya from the where the earthquake is. May mga sensor na o-overwhelm yung na-o-overwhelm. Record. Oo nga. So, nabasa ko rin na ngari sa Chile, merong mga scientists doon na gumagawa ng model. So, medyo computer model, medyo siguro hindi masyadong accurate, pero the quick response or the speed is considered better than the accuracy. So, medyo big data science yan. So, meron silang mga big data, tapos meron silang database, tapos pagka merong event na nangyayari, minamatch nila doon sa data na yon. So, ginagawa na ba natin yan? Oo, matagal na natin ginawa yan. Okay. Ayun yung binabagit kong software na tinitrain natin yung local government. Ang tawag namin ay Rapid Earthquake Damage Assessment System. You can use the system in two ways. One is to model the earthquake that can happen and see the hazards and the effect. So yung, that's the scenario. The other one is, pag may event, aling lugar ang malakas ang intensity. You can also run that. Speed and intensity. Yes. Yun ang dalawa. So yun yung ginagamit na natin. Earthquake. And what we have done is, ayaw naming suluhin yan, we have trained local governments, we have trained state universities and colleges for them to help the local government.
programa yun ng DOST kasi we're trying to bring down yung science sa regions. Tama. Regional. Tapos may hub. Yung hub ninyo, yung ano, yung mga and leading then, souks, no? And then ang kailangan natin ay, okay, alam natin yung panganib. Ano yung mga exposed elements na pwedeng masalanta ng lindol? So nagka-crowdsource tayo using LGUs kung ano yung mga data na kailangan natin to estimate the impact. So meron ka na bang model province or region or LGUs na ginagawa ng tama lahat yan, yung crowdsourcing or yung preparedness? Hindi ko lang alam, hindi ko lang alam kung may model, but I know that several cities in Metro Manila we have trained at pinapopulate nila yung database nila. Yung database na yon, itawag ko dyan ay exposure database. We don't really have a national exposure database sa Philippines. Ayun yung panganap ng bawat bansa na ganito lang yan eh. Kung may anumang klase ng disaster, before and after, pwede mong ma-estimate ilan ang potential na maapektuhan. At pagkatapos ng disaster, pwede mong masabi na ito yung nasalanta, ito na yun yung bilang ng taong naapektuhan, bilang ng cost of damage. Pwede rin sa agriculture. We have to build that so that we can make the information more accurate and transactions more transparent. I want to ask you, Rene, about the new program of the DOST that was recently approved. And this is the space program. Yes. Na medyo low level, hindi yung masyadong mataas sa atmosphere. Yung tama lang. So, ang alam ko, yun ay in-approve ng current administration. Yes. Primarily to deal with disasters and climate change. Yes. Yung bang technology ng ganyan sensitive enough to detect, for example, fault movements? Para noon, hindi lang yung seismometers natin ang magde-detect niyan. From a distance, yung mga may limitations sa seismometers, makukuha ba yan ng GPS o satellite? Sa aming pag-aaral ng earthquake, yung limitation sa malalaking earthquake, na-overcome na rin yan. Nag-develop ngayon ng mas sensitive na instrument na kahit magnitude 9 earthquake ay kayang ma-record. Meron tayong 10 sa Pilipinas. Yun yung nangyari sa Japan na nagka-problema na underestimate nila yung magnitude. We have now 10 of that to address that. But to monitor fault movement, meron kang in situ sa ground at meron kang sa space. So yung in situ sa ground, naglagay tayo ng mga maraming GPS stations or mohon that we occupy, but we also have continuous GPS monitors. Dito sa West Valley Fault, meron tayo. Now, pagdating sa space, we acquire data and using tinatawag naming interferometry, we can determine if the ground is moving horizontally or up and down. Hindi lang yan pang earthquake, pang volcanoes din. Now, this space initiative ng DOST, we will launch another satellite by 2018 that can further develop yung observation system natin from above, no? And we hope that with some of these sensors, pwede tayo makagawa ng interferometry. But sa kasalukuyan, ang ating main use niyan is before the disaster and after, or monitoring what is happening in the environment, in our forest, in our agriculture. So maraming gamit. So Rene, napaka-impressive naman yan. And it is so comforting to know na ang ating mga initiatives at programs ay people-centered or human-centered. Of course, in anything we do, we always think of the rest of nature, no? Ako, I'm so curious, yung mga earthquake at mga tsunamis na yan, meron ring devastation and damage to the rest of nature, hindi lang naman sa mga humans, no? So, siguro, next time yun din ang pag-uusapan natin, Benj, no? So, at this point, mukhang time's up. Napakarami nating napag-usapan na we hope stimulated the interest and disaster imagination of our citizens here and elsewhere in the world. So, maraming salamat, Dr. Rene Solidum. Napaka admirable ng ginagawa ninyo sa FIVOX at sa DOST. At dito naman sa UP, Bench, tayo naman ay fully supportive of all the efforts of the national government. As far as research on saving lives. On DRRM. Yeah, due to disasters. Marami tayong partnership. In fact, FIVOX
Siguro sa mga susunod niyong programa, yung ibang guest niyo ay mga kapartner namin sa Tumbaho. Okay. At hindi lang yun. Marami tayong matutunan from Japan. Yes. And then, ano pa yung mga earthquake-prone na, ano? US, Italy. O oh, yan. So, thank you so much, everyone, for staying with us in this Science Innovation Series featuring The Big One. Bye for now.